has there been like a politician that has disappointed you after you voted for them? I don't know what it is. You can't take it alone. Did I have to please answer that? Sa amin naman ni Ate Glads, different situation. Kasi kumbaga sa amin, yun nga, pagka may dinala ang iglesia, yun ang iboboto namin. So, kahit paano mangyari, yun eh, yun yung pangako namin, yun yung ginawa namin. Parang, disappoint ka ba? Wala naman. Kumbaga kahit wala kang choice eh. Diba? Alam mo yun, yung kailangan namin sumuporta. And kumbaga kahit na ano mangyari, titiwala na lang kami. Yun. Sige, ako, umpisan. Personally, wala pa. Kasi wala pa yata ako presidente na nanalo, na binoto. So never pa. Yun. Kung sa presidente, wala pa akong presidente na binoto ko na nanalo. So hindi pa ako nadidisappoint in that, no, in that regard. Tapos ibang, ano naman, officials. May mga senators, may certain senators na parang akala. And then, pag nakaupo na, yun, lumalabas na yung totoong kulay. Madami na. Alam niya. Kung ganun din, wala pa ako nabobotong nananalo, President. Yun na lang? Yun na lang, oh. Thank you. Hindi naman yata ang mawawala. Kasi wala namang perfect na public servant, di ba? Lahat naman ang pahalan siyang premier, kanya-kanyang flaws. Kung paano tayo yung botante, ganun din yun. Kaya nga, dapat in our own little way, hindi lang tayo puro. Dapat ginawa nung binoto ko yun. Dapat may ginagawa rin tayo talaga, di ba? Ngayon, kung na-disappoint ka man, siguro ang sagot is huwag mo masyadong dibdibin kasi may sarili kang pamilya, may apat ako mga anak, ang dami ko iniintindi. Ang dami pa mga labahin, so mas mabuti na intindihin mo siguro yung okay na disappointment. Pero anong dapat kong gawin bilang mamamayan ng bansang ito na in my own little way, kahit pa paano, makakagaan, di ba, sa pinagdadaanan na problema natin. Very well said. Yes, David. Ayos ko mag-close. So, yeah, yun po.